Kaswabe, magandang araw sa inyong lahat, and today is the day para i-booking ko sa inyo kung ano nga ba ang ating minamaneho at kung ano ang nasa thumbnail. Pero kung nanood ka ng IG natin or nung YouTube community, nakita mo na kung ano ang pinaka-daily drive natin ngayon. Siguro, eto na yung time para sabihin ko sa inyo. Pero sabi nila may easy trip ito nung kinuha ko because this one, kaswabe, is a used car. Kaya lang, yun. Yeah! 1735. This one is a used car, very good deal kaswabe, second hand, 20,000 kilometers pa lang on it. Kapalit nga pala ng Camaro natin for everyday use, pang daily car. Mas malaki ang space dito sa loob, legit 5-seater, 401 liters. Pag pinold down mo pa yung lahat ng seats natin, 1,100. Hindi ko na pwedeng antayin ng Camaro natin, malusugod sa ICU. Dahil daily car ko siyang ginawa, but today, meron na siyang kapalitan ng daily drive natin pero mas malakas ng todo ito kaysa sa ating V6 na Camaro. This one is a twin turbo. Let's do this. Insanely quick pero assassin ang moves. Alam mo na ba kung ano to? Sige na nga, sabihin ko na. It is a Korean performance car. KPC. Itaguin dati ang mga KPC Korean Performance Cars because na-review ko to dati, and this one is the Kia Stinger GT. It's a 3.3 liter kaswabe V6. It's a very great deal sa Kia Philippines. Nakita nila na sobrang ganda ng pagkaka-review natin sa Kia Carnival. So nagkaroon kami ng bargain and ito ang kinuha natin. Papunta ko ngayon sa ating truck review. Pero again, sasabihin ko sa inyo kung bakit ito ang kinuha ko. Siyempre may mga rason din ako na better sa aking Camaro. Mahal ko yung Camaro. Kumbaga yung una kong puso, nandun talaga sa kanya. Grabe, no one can beat this even. The Civic Type R, I love you all. Gustong gusto ko kayo. May tropa ako dyan. This one, it has 368 horsepower or 370. Ganun siya. Even my Camaro doesn't have the chance. Can't stand a chance with this KPC. Ano nga ba ang mga ginusto ko dito sa Korean sports car Stinger? Let's begin! Kaswabe, in no particular order, sabihin ko sa inyo kung bakit ko nagustuhan ng Kia Stinger at bakit natin to binili. Galing na tayo ng shoot, ng film, tapos nagpunta tayo ng Bulacan-Bulacan para i-check natin yung magiging truck review. Andito kasama natin yung Kia Stinger. Alam mo kung bakit kaswabe? This one is a sporty mid-size sedan na pwede niyang i-accommodate halos lahat. Kasi sa Camaro natin, tandaan mo, we only have 2-seater. Tapos yung cargo space, nasa 319 liters of space. Pero eto, sa likod, kaswabe, 401, not that great number para sa isang mid-size. Ang lapad ng pwede mong ilagay. Napakarami, ilang maleta ang pwede magkasya doon ng pahiga. This one is the fastest accelerating Kia. Kung ang Camaro masyadong center of attraction pag ginamit natin, eto, wala masyadong may impress dito. Sakto lang, yung mga talagang car guy lang, car enthusiast. Pero pangmasa na taste, hindi masyado. Di ba parang it's a normal looking na may aggressive appearance. Ang maganda nito, pag ibinirit, yun yung sinasabi na maginoo siya, tahimik pero bastos. Four-door. Ang power niya, 365. Pero hindi ako naniniwala doon dahil pag sinakyan mo to at sumipa yung turbo niya, even yung torque, para sa akin, kaya nito halos nasa 400 horsepower. It can accommodate again your family, barkada mo, komportable, technology, sobrang ganda. Ang tawag dito is sleeper sedan. Mukhang mabagal, pero pag hinataw yung capability niya, pang mga true professional na sports car talaga. Ilan rin sa mga kakaiba niyang features ay yung tinatawag na dark sporty attitude, which is dalawang classification niyan. Una, yung dark chrome materials niya na kakaiba sa mga mid-size sedan. It has that tiger nose grille na blackout. Doon sa front waist insert natin na vent, blackout din. Yung power folding mirror, saan ka nakita na ganong klase ng itsura na dark chrome? Even yung frame,
naka-dark chrome rim. Ang susunod dyan na detalye, maliit lang, yung tinatawag ko na Stinger Signature. Una sa lahat, tingnan mo yung taillight, oh, extended. Merong buntot yung side window frame na parang buntot ng Stingray or alupihan ba yun? Mali ata, hindi ko alam. Yung mga series ng LED turn marker signals, minana niya sa mga Lamborghini. Ang last kong natatandaan dito is yung nag-review ako ng Lamborghini SV. Cluster lights na LED, both sa rear and doon sa harap. Ang sumunod niyan, this is my favorite inside the ribcage of this Kia Stinger, kung bakit ko rin siya kinuha. Sinabi ko nga kanina, it's a sleeper head, pero bastos to pag sinabayan mo or pag nagpasabay ka. Dahil tatandaan ko ang makina na to, it's a 3.3-liter V6 twin turbo Lambda TGDI ang makina niya. That has 365, I think nasa 400 horsepower to. Ang sticker price nito kaswabe, pag brand new ka, nasa 3.2 million. Pero again, nagkaroon tayo ng magandang deal sa Kia Philippines, that's why kinuha ko to. Pero pag nasa ibang bansa ka, pinaka-comparison nito actually sa mga European, mga M4, etc. Dito sa Pilipinas, it's more of nandyan yung mga JDM kasi nasa Asia lang tayo eh. Pagkatapat nito palagi ay Type R, which has only 306 horsepower. WRX STI, which has only 300 horsepower. So sila, kinakailangan pa nila magkarga. Pero ito, it's a bone stock. Lahat yun, pinag-iwa niya. Nilagyan lang ng alikabok and even the GT Mustang 5.0, even my V6 Camaro doesn't have a chance. Para sa akin, sa worth niyang nasa 3 million na brand new, pero kung magkano natin sila binili, eh, hindi ko na lang sasabihin, secret na lang yon. Pero it's a great deal and talagang sa kakumpetensya niya dito sa Asia, eh, ito ang pinaka-hari as of today. Kaya yan ang nagustuhan ko sa kanya. It's unbelievable. It's very quick, insanely fast car. Ang next na nagustuhan ko rito kaswabe, yung tinatawag na approaching alert, power assisted ang tailgate natin. Bukod sa meron kang quad exhaust on both sides, pero pag gusto mo i-cancel, alis ka. Pero pwede kang bumalik ulit para pag nasa yung key fob, wala kang gagawin. See? So eto ngayon, it has 401 liters of space. Pwede mo rin tanggalin to. Madali lang naman to tumble down yung mga seats natin. I-unlock mo lang from here, tsaka ang lapad. The best niyan, kaswabe, dahil we have this Kia Stinger, syempre, hindi pwedeng stock lang to. Let's go sa shop, sa S5S, para mamili tayo ngayon kung anong kulay ang ilalagay natin or mga racing stripes. Pero wag lang masyadong OA and lagyan na natin to ng sticker. Driving our way papunta sa S5S shop kasi nagde-decide ako eh kung pula to, lagyan ba natin ng racing stripes, pero baka baduy, no? Wala pa tayo nakita na Stinger na nag-transform talaga. Or baguhin ba natin yung pula, gawin natin different color, PPF ba natin, ipaliha ba? Hindi ko pa alam. So doon tayo magde-decide. Anyway, ang mga gusto ko lang ikwento rito, ang kalaban lang natin dito ay yung seat bolsters, maluwag. Tapos yung rear window, maliit. It's so tiny, like di Camaro. Manang-mana sila. Meron silang common ground. Ang 0 to 100 nito, kaswabe, is talagang powerful siya. It has that launch control na saan ka nakita ng V6 na merong launch control. Traction, hold mo lang. Boom! Explosion na, dire-diretso. 0 to 100, tapos ang mga Type R and STI. Lahat yun mahal ko, pero we're talking about the facts and reality. Mustang, Camaro, hindi ko pa rin na itatop speed to kasi 1 week pa lang natin yung ownership na ginagamit. Sa stoplight, nakahinto ako, nag-accelerate, tawa ako ng tawa kaswabe. Dahil yun yung mga first feeling ko ulit nung kinuha natin to. Siyempre nagkaroon tayo ng review. Medyo hindi ko na natandaan kung ano yung mga nangyayari kasi noon eh. Maganda ng ride quality because of that electronically controlled suspension. Yung nag-film tayo, bako-bako.
komportable pa rin, nararamdaman mo na hindi na-stress yung Kia Stinger. Yung camera nga pala, it's very great. Hindi man maganda sobra yung resolution, pero sa Camaro kasi lagi akong nag-gutter, lalo na sa kanan na side sa likod. Dito kasi magnified, meron tayong camera sa bird's eye view, magnified yung left, yung right, mag-reverse ka, hindi pantay, nakikita mo yung linya ng parking. Pero sa Camaro natin, syempre sa likod lang yung nakikita. Dito, on both sides, left and right, yun yung pinaka the best niya. Isipan na rin natin kung ano yung pangalan ng ating Kia Stinger. At dahil mahilig tayo sa mga with power and performance, ito, it has 3 drive modes. Yung comfort, yung eco, and yung sport. Tapos meron siyang smart, yung adaptive, kung ano yung lakas na kinakailangan mo or kung ano yung dahan-dahan na pagdadrive na kung ano man yung kinakailangan mo. Lahat doon may wow factor. Ibig sabihin, the turbo kicks in even though kahit naka-comfort ka, even kahit naka-eco, and lalo-lalo na pag naka-sport. Hindi lang natin siyempre kaya dito i-demonstrate. Brother, kumusta? Yo! Kamusta, brother? Okay lang. Wow, ganda nito ah. May bago tayo. 1 week ko palang binili. Kia Stinger yan, 2021. Used na to ah, pero great deal sa ano Kia. Bagong modelo to, no? Oo, oh, halos bago yan. Meron ako naisip para dyan. Kaya ako nagpunta rito actually, ano nga ba yung pwede natin iporma dito, palagay mo? Rico Suave ka, kaya hindi pwedeng stack ang sasakyan mo. Mm. So pwede natin gawin dyan, number one, pwede natin siya i-wrap. Since red color siya, kung gusto mo i-retain yung color ng pagka-red, meron tayong iba-ibang material ng foil na red pa rin. Ibang shade na lang, parang yes, ganun. Different shades, different texture. So pwede yun. Aside from the foil wrap, pwede tayo mag-PPF, yung paint protection film, na may self-healing. Ay, tsaka ano, di ba sa Mustang Camaro may kit tayo? Oo. Palagay mo, meron kaya ito, to? Since bago to, I'll check with the supplier abroad. Malamang meron na to kasi meron na akong client na BMW Z4. Z4? 2022. Oo. Nag-message lang sa akin the other day. Ngayon na-confirm ko, available. Meron. Carbon fiber yun, buo, pang BMW. So, same with this. Baka pwede, check no? Check natin. Sige, para sige. Dito magmukhang stock lang, di ba? Oo nga eh. Siya ng front chain, ng side skirt. Sobrang bone stock na ito rear eh. Rear diffuser, spoiler. Iwan mo to. Eh, alam mo na, madali naman tayo pag nag-uusap tayo eh. So. Sa lahat ng kaswabe natin, thank you so much. Journey natin, 2 taon na pagbablog, nagkaroon tayo ng another sports car. May girlfriend na si Camaro natin, which is the Kia Stinger, at iisip pa tayo kung ano ang pinakamagiging name ng ating red na Stinger. Brother Spike, paano? Iwan ko sa iyo yung susi. No problem. Kia Stinger ko. Ako bahala sa Stinger mo, eto si Blackout Camaro. Ay! Namiss ako ni Camaro, matagal-tagal. 1 week natin dinadrive to. Pero gagawin natin si Camaro, di ba? Transformation. Maraming parating. Okay? Kaya abangan niya yan. Brother, thank you. Lang ngayon. Fool's Day? Fool's Day? Fool's Day! Ah! Game over.